Alright, good morning mga kalayan, kayo mag-ikap po. Pinoisa na naman pong senior citizen. Ang namayapa po, ang pangalan niya ay si, alam mo ba yung pangalan? Isang 62 years old. 62 anyos na lalaki mula sa bayan ng Lias, Marilao, Bulacan, na habang ito ay nakapila para sa cash aid assistance ng gobyerno. Ito po yung SAP, ha? Napansin nyo ba? Ipinangalan pa iyan kay Special Assistant to the President para pagwapuhin. Eh, malamang para sa darating na election 2022. Halalan 2022. Pagka-pangulo. Eh, malamang yan ang target talaga niyan. Kung kaya mapapansin po natin, miski na nung napunta ako na parinyo ako na rin din siya sa LTO, aba, ha, merong kwan doon, Malasakit Center. Malasakit Center, ha? Doon sa LTFRB, ay di, LTO pala, di LTFRB, LTO, doon Malasakit Center, anak na. And so, ibig sabihin, okay lang sana eh, kung pera nila ginagasto sila, ano ang problema yun eh. Kung mapapansin nyo, pati doon sa mga, halimbawa, pamimigay ng ayuda ng DSWD, ha? Nako, naka-posing doon. Posing-posing din. Itong isang, may kulang ah. Hindi na siya Special Assistant to the President. Pero ang kanyang papel na ginagampanan, ganun pa rin. Special Assistant to the President pa rin siya. Hindi niya ginagampan gaano. Well, andun din siya sa Senado. Pero mahalay eh, di ba? Mahalay sapagkat may tinatawag na separation of powers. Separation of powers ang tatlong sangay ng gobyerno. Pero nasaan siya? Andoon. At senador na siya, doon pa rin siya. Nakapulupot. Pambansang anino pa rin siya. Pagbansang anino ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakabuntot pa rin. Pero hindi niya na ginagawa yung dati niyang pinapapilan. Ay, yung, ano ba yun? Selfie Master. Ito pa isa. Ay, nakalagay ha. Secretary Martin M. Adenar. PCOO Secretary. Ito yung nakarating sa mga taga Cebu. Aray doon ako, taga Cebu lang. Minsan tumawag sa akin, isa naming kasama sa DIA Dinapurpan Press Club, ano, si Alexander Lagi. Sabi niya, pre, ano bang telephone number ni Secretary Adenar? O bakit ka ako? Eh, kasi kanya, balita ko, namumudmud ng biyaya eh. Eh, paano di? Dapat meron din tayo sa DIA Dinapurpan Press Club. Ano ha? Eh, una-una, wala naman akong number doon. Okay, hanap na lang ako, pre. Pero kung ako asahan yun, na lumapit doon, ibali na. Ibali na talaga. Bakit kamo? Eh, kino-question ko ngayon ito eh. Diba? Bakit kailangan yung ayuda para sa mga mamamayan ay kung saan-saan pa dadaan? Merong nasa, ayan, PCO. Kailangan may ganyan-ganyan pa. No, ha? Meron din sa Department of Agriculture. Meron din sa Department of Labor and Employment. Meron sa LTFRB. I'm sure sa fisheries meron din, ha? At yung sa mga tricycle drivers. Di ba? Sa mga, may hawak niyan sa LTFRB, kundi yung bawat local government unit. Ba't kailangan pa idaan yung pera doon? Samantalang anti-corrupt, dapat riyan, para kasi dito, time is gold. Hindi natin nakikita ang kalaban natin at tuloy-tuloy ng pag-aatake.
Ay so, kailangan mabilis ang pagkilos dito. Eh ngayon, lahat naman ng kahit na anong trabaho ng isang Pilipino, simula sa janitor hanggang Pangulo, nandun sa kanikanyang bahay. Eh so, ang unang marching order ng Pangulo, i-door-to-door mo, pinadaan niya pa kay Anyo eh. O Anyo, ikot ka, dalhin mo yung mga sasakyan ng gobyerno. Tingnan mo kung sino nagugutom, pakainin, kung sino nahuhuhaw pa, painumin! Oh, di ba? So, door to door dapat, para walang, wala nang mabilis ang pagkilos at pantay-pantay. Lahat mararating. Kasi lahat naman ng klase Pilipino nandun sa kanya kanilang bahay eh. At alam nyo, uulitin ko ulit, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, baka hindi mo lang napapansin eh. Baka ikaw ay napaligiran na tawagin ay cordon sanitaire. So hindi mo alam ang mga pangyayari sa labas ng iyong opisina. Ano po? Ulit-ulitin po natin. Ha? Eh, maraming anomalya ang maiiwasan. Maraming kurakutan sa pondo ang maiiwasan kung nag-door-to-door. Kasi nandun na nga lahat eh. At iyong proseso, bukod sa ano tawag nun? Tumbok, ano ba tawag nun? Parehas na parehas, patas na patas, malinaw na malinaw, kwentas klaras. Kwentas klaras yung validation. O sino-sino yung mga pamilya sa isang bahay, antimano, eh, mabigyan ng ayuda. Ngayon, dito po ha, tingnan mo ito, itong ating wala na. Ayan. Ayan. Ang isang senior citizen. Alam niyo po ba kung ano ang kaungasan, ha? Pangulong Rodrigo Duterte, ang ginawa ng iyong mga general. General. Halimbawa, si General Bautista ng DSWD. Si General Anyo, ng JL Dinapulcom Press Club. Nandiyan din ang DND Secretary na si Lorenzana. At nariyan din si General Galvez, na dating Armed Forces Chief of Staff din, at dating may hawak ng peace process. Ito yung contact ng kanya. Contact person na sa pagkakaalam ko ng Malaysian government, kasi so, sinusulong nilang peace talk. Mindanao peace with the Muslim rebels. Pero ang talagang pakay nila para huwag matigil ang gulo sa Mindanao at nang sa ganun, hindi makapag-focus ang national government sa pagbawi ng ating Sabah sa Malaysia. At any rate, alam niyo po ba anong ginawa nilang patakaran sa mga senior citizens? Bali ba? Ang mga senior citizens, ang pangunahing justification nung sila ay humirit ng 270 billion no, na social amelioration program. Bakit naging program kasi yun? Para lang may tono na sa SAP, ano ha? A package. Dapat yun. Pero ganun din, SAP pa rin ang tumbok niya. Special Assistant to the President. Pangunahin, sa lita niya ng mga beneficiaryo, senior citizen. Pero alam po ba ninyo, Pangulong Digong, wala silang kabalak-balak eh. Nabigyan talaga mga senior citizen. Bakit ka mo? Ang una nilang patakaran mga, para ma-disqualify ang senior citizen. Una, affirmative action. Una-una, dapat, bagay, kita rumble mo na eh. Para daw makakuha ng ayuda na 5 to 8,000 pesos ang isang senior citizen, unang-una, dapat siya ay walang pensyon. Bukod sa walang pensyon, wala siyang pinagkikitaan, wala siyang negosyo, wala siyang trabaho, nag-gainfully employed siya. Ha? Kailangan ng senior citizen, walang ganun factor.
Pangalawa, kailangan wala siyang kasama sa bahay o wala siyang pensyon. Yung pangalawa, walang pensyon. Kahit nung yung pinakamaliit na pensyon sa SSS, which is in the vicinity of 2,000. Dali ba? Kasi dinoble na dati pinakamaliit na pensyon sa SSS ay 1,200 no? 1,200 pesos. Ngayon, ang dinoble naging 2,400. And so, dapat wala siyang ganong pension. No? Kung meron siyang ganong pension, disqualified to siya. Pangatlo, kailangan wala siyang kasama sa bahay na gainfully employed. No? Kahit na hindi siya nakapagtrabaho doon, sabihin nila, total, may dole na alalay sa kanila, pero totoo niyan, hanggang ngayon, nakanganga pa mga empleyado ng private sector at wala pang ayuda na tatanggap sa dole. Eh meron siguro yung mga pitsi-pitsi para pakita ang tao ba na, oh ito nakatanggap na si ganito, ganun, ganyan, ganun. So yun ang pangatlo. Aba, hindi pa sila nagkasya doon. O, kasi doon pala sa tatlo palang nilang patakaran, no, ha? Wala na halos magka-qualify na senior citizen para sa ayuda. Pero hindi ganun man. Sabi ko, hindi pa sila nagkasyero. Dinagdagan pala ng nag-isa. Kailangan daw para makatanggap ang senior citizens. So, ha? Bukod doon sa tatlo na bagit may pang-apat pa. Dapat daw siya ay may dependent. Dependent. Kumbaga ay isang minor di edad. Wala pang trabaho, siyempre, nasa kanya palang dumidepende ng para mabuhay. Pakainin niya, palamunin. O kaya siya ay may dependent sa kanya na anak niya o kamag-anak niya o ampo niya na may kapansanan. Isipin mo yun, saan? Paulong Rodrigo Roa Duterte makakita ng isang senior citizen na walang kinikita, walang negosyo, ha? Walang pensyon, walang kasama sa bahay na may trabaho at merong dependent. Meron ba ganun? Papuntahin nyo yung DSWD sa pangunguna ni General Bautista at ng AITF, yung task force, oh, si Nograles, yung mga general mo, si Duque, papuntahin nyo sa sementeryo, doon maraming senior citizen na kwalipikado. Hindi yung nakatira sa sementeryo, yung mga nakalibing na sa sementeryo. Kasi doon pala sa tatlo pala nga, na ginawa nilang kalakaran para makakuha, no, ng pensyon, apa, wala na magka-qualify na buhay. Kailangan sa sementeryo sila maghanap. Ngayon, ito, gusto natin bigyan pugay ito, Barangay Unang Sigaw. Oh, sa panguna ni Barangay Chairman Ricky B. Lakad. Nasaan ba yung aking, ito yung pointer ko na pumalakasan. Cheers! Yan. Ito yung barangay. Namumukod-tangi siya. Siyempre, kasama niya doon si Ling Tongko ng VAWC. No, Marilyn na Placido, ito, Barangay Health Worker, BAWC, pasensya na kayo, hindi ko alam to. Orlando Cruz, ang property custodian nila. Dante Aguilar, PRO. Henry Broquesa, clerk. Raymond Lacan, chief of staff. Lydia Jimenez, chairman BAWC, BCPC. Hindi ko rin alam yan. Oh. Dumalaon, administrator. Rosa Oliveros, street sweeper.
Yuli Concordia, PCPC, siyempre ito, Dolores Gomez, street sweeper, Annalyn Aliban, barangay health worker, BHW. So ito yung staff ni Chairman Lakan. Or, in particular, no, yung kanyang mga, hindi kasama nito yung kanyang mga kagawad. Ha? Anyway, siyempre yung konseho nila, no, malamang, nag-usap-usap. Ano ang gagawin dito sa sitwasyon natin kung saan kalahati lang sa mga pamilya na naroon sa kanyang barangay ang pwedeng mabiyayaan na itong social amelioration program, cash incentive na 8,000. Kalahati lang, yun lang ang dinownload sa kanila. Now, doon pala sa downloading na yun at doon sa kabuang budget, malaki na ang question doon. Malaking question mark na meron doon, gaya nga na nabanggit ko na kanina. So, nag-desisyon sila. Let us talk to the people. Kausapin natin ang mga mamayan. Pamimiliin natin sila ng dalawang bagay. Una, huwag na lang ipamamahagi ang ayuda sapagkat magkakagulo lang. Dahil kalahati lang makakatikim. Kung susundin yung batas na kailangan buo, pamimigay, 8,000 pesos. Okay? Ngayon, pangalawang pagpipilian, hati-hatiin na lang. Tig for 4,000 para lahat ng pamilya makatikim. No question asked. So nagdesisyon ang taong bayan. Hatiin na lang. Yeah. So ayan, lahat nabigyan. Lahat nabigyan. Pantay-pantay. So maaaring yun ay labag doon sa inilabas ng batas ng Kongreso. Pero yung Kongreso naman, I'm sure, hindi nila alam na ganun ang sitwasyon doon. Isa pa, anumang batas, anumang batas, kung mga mamamayan na, mga soberanong Pilipino na desisyon, may magagawa ba kahit presidente? Yung Kongreso may magagawa? Wala eh. That's the sovereign will. The will of the sovereign people. Mga boss nyo sila. At saka, ang ginawa, hindi naman para makapangurako. Kung hindi, para lahat mabibiyaan. Lahat ay magkaroon ng pambili ng pagdugtong buhay. May solusyon na sikmura. Sama! Diba? Walang ka-problema. Hindi na dapat ito pinu-question ng kahit na sino pa man. Bakit ito na ito? Anyway, mabuti meron pa rin tayo rito pang extra-curricular activity. Now, ngayon, okay? Maganda yun. Bakit windang-windang ang pamumudmud ng ayuda or in particular itong special social amelioration program ayuda. Alam niyo, hindi naman sa walang pinaghuhugutan ito, Amerika ngayon namimigay din sa mga mamamayan nila kanilang batayan kapag ito, matatanggap mo, parang $1,200 siya kung hindi ako nagkakamali. Ha, yung mga bata, $500. Hindi nila kinu-qualify. Ha, ito ba ay may pera? Ito ba ay pobre? Lahat pantay-pantay. Kasi food subsidy ito eh. Mayaman ka man o mahirap, kailangan mong bumili ng pagkain. Although wala namang problema dyan sa palagay ko. Ha? Palagay ko, yung mga mayayaman ay huwag nang bigyan. Kung may 1,000,000 ka sa bulsa, sa alkansya, o sa bangko, hindi ka nabibigyan. Palagay ko hindi nasasama alam ng mga mayayaman eh. Pero ganun pa man, dapat lahat pantay-pantay. Ano po? At yung sinasabi, meron kasi mga hindi nakakaunawa eh.
sabi nila, kailangan, huwag gastos ng gastos. Huwag gastusin ng pera. Magtabi, magtago. Eh, hindi po ganyan ang dahilan, ha? Konsepto ng dole out o social amelioration program. Kung natatandaan ninyo, sa Amerika, noong depression era, lahat ng mga senior citizen binigyan ng gobyerno ng Amerika, no? Ng si Franklin Delano Roosevelt na presidente. Yun yung napauso ng the New Deal. New Deal, kasama dyan yung social security system. No? Na kinopya natin dito sa Amerika, meron tayo rito ng SSS. Pero, mali ang pagkakopya. Bobo yung kumopya. Anyway, lahat naman kasi ng mga batas natin dito, nakadesign yun para sa pangungurakot. Para mas madaling harbatin ng pera. And so, ang kondisyon, $100 binibigay sa lahat ng mga senior citizen during the Depression era in the United States of America. Sa isang kondisyon, gastusin lahat sa loob ng isang buwan ang $100. So, hindi mo kailangan itago ito eh. Kasi, ganito eh. Stimulus, economic stimulus din ito at the same time eh. Bukod sa ito ay pantawid, gutom sa mga mamamayan, economic stimulus din ito. So, pag hindi mo ginastos, ha? Kaya nga narinig ko yung Rex Gatchalian, Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela kumakailan, ay nagsalita, no, nabanggit niya na ang importansya ng paggastos ng gobyerno sa mga proyekto ay para umikot yung ang ekonomiya. Pag may pera ang tao, mabibili niya yung kanyang gustong o pangangailangan. Ang una, yung basic necessity. At syempre, pangalawa, yung konting luho naman sa katawan. Ngayon, kapag gumastos ang gobyerno, iikot ang ekonomiya. Pero paano mangyayari kung ibinulsa ang pera ng mga taga-gobyerno? Hindi iikot ang ekonomiya, natural. Ito, mga tao, natural. And so, para malaman po natin kung gaano katindi ang korupsyon na sa ating bansa. Cheers! Ito sinabi ni Myra Baranda. Si Myra Baranda, a third placer, yan, nakikita niya, 2019 bar exams. Siya ang third placer. Siya, si Myra Baranda, attorney na ngayon, attorney Myra Baranda. Baranda pala. Siya ay kasalukuyang empleyado ng Commission on Audit bilang isang auditor, CPA, Certified Public Accountant. Auditor siya ng COA. Ngayon, kumuha ng law, nag-exam, pumasa, third place. Dito sa GMA, ito eh, teleradyo, radyo na, TV pa, na-interview siya. Na-interview, sino ba yung nag-interview sa kanya? Wala dito ah, hindi na palagay. Pero tanong sa kanya, so ikaw ba ngayon ay mas malupit na auditor doon sa mga kurakot sa gobyerno? Dahil bugado ka na, hindi ka na nila kaya pa ikut-ikutin eh. Diba? Kasi alam naman po natin pare-pareho na ang papel na ginagampanan na itong mga, ng COA in general at na itong mga auditor in particular, para silang si kamatayan, may daladalang karit. Ito yung mga original na mga talk hangers.
yung tukhang na pagkaraniwan nakikita natin na kinakabit sa extrajudicial killing. Ito yung mga tukhang na ganong tipo. Kasi dalawang version ng tukhang. Merong katok, hangyo. Kakatukin ka, brat, o sis, kapatid. Baka pwede namang huminto ka na sa droga. Huwag ka nang magtulak ng droga. O kaya huwag ka nang maging bangagero. Huwag ka nang gumamit. Tigilan mo na yung paggamit ng droga. Yan yung katok at hangyo. Na ibig sabihin na hangyo, pakiusap. Diba? Pero yung tukhang na nakikita naman natin na ikinukonekta dito sa extrajudicial killing, actually, katok yun at bangbang. Minsan wala pa nga katok eh. Basta natatadyakan yung pinto mo kahit nawalan. At madalas pinag-relation na. No, ha? So, tok, bang, bang, bang! Ayun. And so, alam nyo kung ano sinagot niyo. Attorney, may baranda. Sabi niya, ang papilo namin ngayon ng mga auditor ay mga guardian angel. Guardian angel! So hindi na sila si kamatayan na may daladalang kari. Wala! Guardian angel na daw sila. Ano ba papel na ginagilagampan ng guardian angel? Hindi po ba sila itong mga sila itong asan na ba yung ba? Wala na. Anyway, ito natin yung mamaya kakapain. Simulan natin ito, ha? Sandali lamang po. Para may pakita ko sa inyo yung ating advocacy. Saan yung aking pointer ito? Partido Soberano Pilipino. Hashtag Bayanihan for People Empowerment. Puwersa ng mga itsapwera. Isulong amenda numero uno sa Bill of Rights. Karapatan ng mga soberano mamaya Pilipino sa trial by jury. Nakasakulaw ito ang mga kalahin kayo magkita ang Propinoy. At siyempre ang mga soberano mamaya Pilipino. You know. Okay. So, guardian angel na ngayon ang mga auditor. Ibig sabihin, pinabantayan nila maigi yung kanilang mga ino-audit para huwag mapahamak. Ha? Para huwag mapahamak. So, kapag hindi na napahamak, itong mga salot na kurapot sa gobyerno, sino ngayon ang mapapahamak? Ayo na mga soberano, sovereign but powerless so far Filipino people. Dalawang bagay lang yan eh. Kapag hindi napapanagot o napapahamak ang mga kawatan, ang mga salot na kawatan bantay sa lakay sa gobyerno, salot ng mga murakot, ang mapapahamak tayong mga mamamayan. Tayong mga sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people. Pag binaligtad mo, pag yung mga salot na kurakot ang napapahamak, tayong mga soberano naman ang uwagi. Diba? Tayo mga winners. Hindi po ba? So naalala ko tuloy yung anak ng aking best friend na mayapa, abogado. Yung anak niya, hindi abogado. Siya abogado. Anak ko, top-notch sir din yun sa examination. Education naman ang kurso. Propesora na ngayon. Dati, chairman yun ng
saan po niya kabataan. Ngayon, yung anak niyo yun, nung mag-liquidate ng pondo niya, aba, hindi tinanggap ng COA. Sabi niya, palitan mo yung mga interest mo rito. Halimbawa, itong bola. Bawa lang ha. ang standard, ha? Agency standard sa basketball na ginagamit ng mga kabataan maglalaro ng basketball. Lagay mo na 500 pesos. Ay nilagay niya doon yung at cost, kung magkano nabili. 135 pesos yata o 200 pesos. So hindi tinanggap ng COA kasi masisira yung COA at masisira yung negosyo nila. So pinapalitan. Ganon din sa kapanahonan ngayon, may na-interview kami doon sa programa namin ni Rolly Pagaspas na chairman ng Alabang, Ayala Alabang. Eh syempre, malaki ang budget ng Ayala Alabang. Kasi, alam mo na, mataas ang ira ng kanila ng Alabang, lalo na doon sa area nila, mahalalo pa yun doon, na mga niland grab. O syempre, kung niland grab na Europa, marami kang pagdulasan. Babawiin mo ngayon doon. At syempre, kikitain mo palimpak-limpak, ipapatong mo doon. Ha? And so, sabi niya, mabuti, nagkawal tayo, may kakilala tayo. Chairman, ha? Parang chairman. Nabi sa akin, marami ako isusumbong. O yan, tuloy. Napanggit ko na, kung tigasaan siya. Ay, nasa kanya na yun, kung hindi niya pangangatawanan, yung ikwento niya sa akin. Yung mga matataas na opisyal sa LGUs, no ha? Ang promotor pa sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Yung pondo nila, basta pipirma lang sila, dumarating na yung party nila. Wala nang gagawin ng mga proyekto doon, basta pa, pirmahan lang nila na may nagkaroon ng ganitong proyekto. Kwarta na, ibibigay sa kanila. So nakita po ninyo, I'm sure ito si Attorney Mayra. Mayra ba yun? Mayra. Barandra. Ito siya. Mayra Baranda. Hindi niya rin, wala rin siya balak na kumbaga ay magsalita ng masama doon sa kanyang kinanibang commission on audit. I'm sure wala siyang masamang tinapay na. Pero ito yung, kumbaga ito yung mga panahon na, yung mga unguarded moment, no? Unguarded moment, di mo alam. Out of the blue, tatanungin ka ng gaya. Ikaw naman, di ba? Hahagirap ko yun na may sasagot na tama naman, tumpak naman. No? Wala ka namang masamang tinapay. No? In fact, hindi nga napuntuhan ito ng mga nag-i-interview sa kanya eh. Hindi kagad nila na-pick up na may masamang dulot pala ito, yung ganitong kalakaran sa Commission on Audit. Guardian angel na lang ang mga auditor. Ibig sabihin sila ang protector ng mga salot na kurakot. Ay, hindi naman din may tatanggi kasi maging ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, parang niya pinagsasampal yung mga kongresista at senador at mga local officials na naroon sa batasang pambansa nung siya ay magsona nung nakaraang taon. Ang malapit-lapit na. June 30. Hindi ako nagkakamali. Kailan ba susunod na sona? Ano na ngayon? April. Mayo na. May. June. Next month na. Magsusona na naman ang Pangulo. Eh ngayon, dahil sa malinaw, ang kurakutan. Ha? Kurakutan. Dito lumalabas ang katotohanan ngayon. Ito yung magpapasalamat natin sa Chinese Communist Party. Yun, dapat natin magpapasalamat sa kanila. Kasi dahil sa pinakawalan nila itong virus nila, coronavirus na gawa, formulated. Ito yung sa laboratory nila ginawa. Ngayon, napatunayan natin. Kitang-kita. No, ang kurakutan sa kaban. Kasi hindi na may labas yung pondo eh. Mula sa barangay, yung kanilang quick response fund. yung kanilang development fund.
Ganun din sa mga city hall, mga mayor, gobernador. Alam mo, ligtas ang gobernador dito ha, para wala silang papel na ginagampanan. Ganun din ang mga ahensya ng gobyerno sa taas. Merong mahigit 1 trilyon. Ito yung 1 trilyon na ito, dati sa pondo nung nakaraang taon, no, ha, na hindi na i-release. Hindi na i-release. For one reason or another. Hindi lang ako sigurado pa kung dito sa 1.3 trillion pesos na pondo na dapat ay naroon pa sa Department of Budget Management, kasi hindi nga nilabas kuno eh. Hindi na nilabas kuno eh. Ay kasama na doon sa 1.3 ang tinatawag na unobligated funds. Palagay ko hindi. Kasi ito malinaw na tinutukoy na savings. Ibig sabihin na savings na andun siya sa nandun, meron siya, may nakatakdang proyekto para sa kanya, pero maaaring hindi naubos, tapos na yung proyekto, hindi naubos sa savings. O kaya, yung Pangulong Duterte na mismo nagsabi na huwag na nating i-implement ang mga proyekto na hindi matatapos sa aking termino. So, pinasok din si Marahil nila yun as savings. No, ha? Now, itong unobligated funds, ito naman yung kung tawagin sa kanilang parlance. Ano bang parlance ito? Corruption parlance. ay mga parking funds. Ipinarada lang, wala siyang tukoy na proyekto. Wala siyang tukoy na proyekto. Pero ipinarada lang doon para kurakutin. Hindi nga ba't maraming nadidiscovery si Senator Lacson? No, ha? By the hundreds. Basta malaking pondo. Ginagawa nilang parking funds. Sa madaling sabi, sa tuusang usapan, may pera ang gobyerno na nakalista, na naandyan. Pero pag hinanap mo pala doon, wala na. Nakalista lang. Pero wala na roon yung physical mismong pera. Nailabas na marahil. At yan ang problema. Bakit kamo? Kasi dito sa atin, kontrolado ng mga salot na kurakot, ang hukuman, trial by palakasan. Hukuman, trial by palakasan. At so pagka inihain mo, reklamo mo sa gobyer, sa judikatura, walang nangyayari. Maaaring patulugin na nila. Bayad sila na kung tawagin ni parking fee. Kita mo yun. Kung merong parking funds, meron ding parking fee. Ibig sabihin, iparada lang yung mga folder dyan sa cabinet. Cabinet ha? Sleeping cabinet, to be more precise. At yung sleeping cabinet na yun, meron pa kamo. Meron pang music. Yung mga lullabies kung tawagin. Kaya mahimbing na natutulog ang mga kaso doon sa mga sleeping filing cabinets nila sa ombudsman. Diba? Ang daming mga reklamo dyan sa ombudsman na natutulog lang. Kung hindi man, na-areglo na. And so, nakita nyo na kung ano talaga ang problema natin, mga kasubirano. Kaya ang aking hamon sa lahat sa atin. Magkaisa tayo sa Partido Soberano Pilipino at magkaisa tayong magbayanihan for people empowerment. Ang people empowerment, dagdagan lang natin. Isulong lang natin yung amenda numero 1 kung saan dadagdagan natin ang ating mga karapatan sa Bill of Rights. No, ha? Actually, kahit huwag nang dagdagan eh. Yung Section 1 na nakasaad, walang sinuman ang maaaring pagkaitan ng buhay, kalayaan at ari-arian na hindi dumadaan
sa tamang proseso. Tamang proseso. Quiet on the set, please. Tamang proseso, no, ha? Sa isang trial by jury of by for the sovereign Filipino people. Quiet on the set. Naka-live. Okay. Kapag may ganun tayong karapatan, trial by jury, tayo humuhusga sa mga korte, aba, lahat na 18 anyos ang edad, tataas pa lagi mo hanggang nagyati limit, hanggang 65 or 70 years old. Kasi ito mga justices sa Supreme Court, judges, justices, hanggang 70 years old eh. Diba? So maliban na lang kung ikaw ay 69 pa lang o 65 pa lang o kahit 60 years old ka pa lang, kung medyo hindi na ispalinghado na yung iyong mga faculties, ay pa pwede ka naman i-excuse. Hindi po ba? Ibig sabihin kung tayo na po ang mga juror sa mga hukuman, hindi na obra itong mga salot na kurako. Mabilis pa sa alas 4 natin sila mabubuko at mapapanagot. At pagka nagkaganon, wala na maghihirap na Pilipino. Pag wala na naghihirap na Pilipino, wala na magre-rebelde. Wala na rin na mahihiwalay sa pamilya ng mga OFWs. Diba? At syempre, yung talamak na kriminalidad, yung petty crimes, pandurukot, akit bahay, bla bla bla, salisi, oh, wala na rin yan. Ano po? Oh, di ba maganda? Gawin po natin yan, di lamang para sa ating mga sarili sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging sa mga susunod pa henerasyon ng lahing kayong manggitil kingdom ka. Hanggang dito po muna ating palatutunan sa araw gabi na ito. Good year morning, mga kalahing kayong manggi sa mga ilupalok ng daigdig o sulok ng archipelago. God bless us all. God bless the Philippines. Hanggang sa susunod natin mga episode. No, hindi.